Welcome sa ating channel, Chemistry. Ngayon, ating tatalakayin ang pangatlong yugto tungkol sa iisang kwento lang ba ang Genesis chapter 1 at ang Genesis chapter 2 tungkol sa paggawa o paglikha kay Adan at kay Eva. Kung mahilig ka sa mga ganito, pindutin mo na ang bell at i-click ang subscribe para lagi kang updated kung mayroon kaming mga bagong i-upload na mga video na tulad nito. Ngayon, magpatuloy tayo sa ikatlong pagsusuri tungkol sa iisang kwento lang ba ang Genesis chapter 1 at Genesis chapter 2 tungkol sa paggawa kila Adan at Eva. Ngayon, basahin natin ang Genesis chapter 2 verse 22. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Ang verse na ito ay hindi literal na tadyang talaga ang kinuha ng Panginoon. Maaring parts lang ito ng mga element para makagawa ng babae. Ang pagsasalaysay na ito ay may basbas sa nais na ang sanlibutan ay makuha. Kasi pansinin niyo ang verse na ito at sa doon sa verse na ginawa ang lalaki na tinatawag na Adan, binabanggit doon na si Adan ay dinila ng Panginoong Yahweh, Jehovah, Yahawa, Allah o kung ano man ang tawag ninyo sa halamanan ng Eden. Di ba malinaw na magkaibang lugar ang pinaggagawan ng hardin ng Eden at sa lugar na ginawa si Adan? At dito sa verse na ito, ganun din, tila bagang kinuha na ng tadyang o kung ano man ang kinuha kay Adan ng Panginoon. At pagkatapos, umalis ito sa lugar ng halamanan ng Eden. At nang magawa na ang babaeng si Eva, binalikan si Adan ng Panginoon doon sa halamanan ng Eden. At dala niya ang babae na si Eva. At saka ibinigay ang babae na si Eva kay Adan. Ngayon, kung ang Panginoong Jehovah, Yahawa, Yahweh, Allah o kung anuman ang tawag ninyo, bakit tila hindi niya magawa ang halamanan ng Eden at ang dalawang tao na sina Adan at Eva sa iisang lugar? Di ba isa siyang espiritual na nilalang? Bakit tila yung mga prosesong maiingat na mga galaw ang Panginoon sa paggawa ng mga ito? Genesis chapter 2 verse 23. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang itinatawag sa kanya sapagkat sa lalaki siya nagkinuha. Ngayon, matanong ko lang kayo. Sa panahon na ito, malamang at siguro hindi pa nakakain si Adan at Eva sa puno ng kalaman. Pero sa isinasalaysay na ito, gising na ang diwa ni Adan at mulat na sa kaalaman ang kanyang kaisipan. Bakit? Kasi alam na niya kung saan nanggaling ang babaeng si Eva. At parabagang sanay na siya na makakita ng tao na tulad niya sapagkat ang kanyang reaksyon ay may kaalaman na kumikilala sa mga nakikita niya at mismo pa si Adan ang nagtawag na babae ang dinadala o ibinibigay ng Panginoong Allah, Jehovah, Yahweh o kung anuman ang tawag ninyo sa kanya. Patuloy tayo. Genesis chapter 2 verse 24. Ito ang dahilan kaya iniwan ng lalaki ang kanyang ama't ina. Nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. Itong verse na ito ay sa panahon na ito natin. Sapagkat at pagdami ng tao, kumbaga, isiniksik na lang ito sa may akda ng Biblia na siya na nating binabasa. Genesis chapter 2 verse 25. Kapwa hubad noon ang lalaki at ang babae, ngunit hindi sila nahiya. Pareho lang ito sa verse 24.
tila nagkikwento na lang ito sa mga nagdaang panahon tungkol sa katayuan ng mga sinaunang tao. Hindi pa sila Adan at Eva kumain ng bunga ng kalaman ay alam na nila na sila'y hubad. Dahil magpakahanggang ngayon ay may mga uri lahi ng tao na mga nakahubad. Itong kwentong ito ay atin itong kalkalin. Ang mga kasulatan na mas matanda pa kaysa Biblia, ang Sumerian Clay Tablet, na andoon ang tungkol sa paggawa ng mga komplikadong mga buhay dito sa kalupaan ng planetang Earth, na andoon kung ano nga ba ang salitang Adan at ang salitang Eva. Ang salitang Adan ay ibininyag ng mga may akda ng Biblia upang maging tuldok sa kaisipan ng bawat tao sa buong sanlibutan na iisa lang ang pinagmulan nating mga tao. At ganun din ang salitang iba. Idudugtong natin ito sa kwento tungkol kung iisa lang ba ang Genesis chapter 1 at ang Genesis chapter 2. At ito pa, ang may dala ng mga malahiganting hayop, ibon at mga malahiganting mga nilalang ay Diyos ang binabanggit ng Genesis chapter 1. Ngayon, kayong mga leader at mga founder leader ng mga ng lahat ng mga uri ng mga reliyon at sekta, hindi ba kayo naguguluhan kung bakit Diyos ang binabanggit ng Genesis chapter 1 at kung bakit naging Panginoon ang tinatawag ang binabanggit ng Genesis chapter 2? Diyan pa lang, malakas ang patibay na hindi iisa ang kwento ng Genesis chapter 1 at ang Genesis chapter 2. Ngayon, pansinin natin ang dalawang chapter na ito. Pansinin ang kapaligiran. Genesis chapter 1 verse 11. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, tandaan ninyo itong salitang Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng tumutubong halamang nagkakabinhi at mga punong namumunga. At nangyari ito. Ngayon, i-compare nyo, compare natin ang Genesis chapter 2, verse 5. Wala pang anumang halaman o pananim sa lupa sapagkat hindi pa nagpapaulan noon ang Panginoong Yahweh, Jehovah, Allah, Yahweh o anuman ang tawag ninyo. Pansinin ninyo ang binabanggit sa Genesis chapter 1. Diyos ang binabanggit at Panginoon naman sa Genesis chapter 2. Ngayon, pansinin ninyo ang kapaligiran. Magkaibang magkaiba. Tila bagang mula sa Genesis chapter 1, para bagang mayroong million years na ang nakaraan bago pa ang Genesis chapter 2 ayon sa paglalarawan nito. Kung talagang iisipin mo, kung ilalakay mo talaga sa iyong kaisipan, pero kung magtalon-talon ka lang sa verse ng Biblia, ay hilong kalabaw ka. Pansinin ang pagkasunod-sunod ng paggawa o paglikha. Genesis chapter 1. Unang ginawa ng Diyos ay ang halaman, isda, ibon, hayop at tao. Dito nauna gawin ng Diyos ang pagkain sa mga may buhay sa buong kalupaan ng planetang Earth. Kumbaga, nakahanda na ang lahat para sa tao, para siya mabuhay. Ngayon dito sa Genesis chapter 2, tao, halaman na ng Eden, hayop, ibon, dito sa chapter 2. Ma-imagine mo na talagang may mahabang panahon na pagitan ng kwento ng Genesis chapter 1 at ang Genesis chapter 2. Pansinin ang paggawa ng tao o ang paglikha. Genesis chapter 1 verse 26. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis.
sa isinasalaysay dito, tila may mga kasamahan ang Diyos na gawin ang tao. Ngayon, dito sa Genesis chapter 2, verse 7, pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh, Jehovah, Yahawah, Allah, o kung ano man ang tawag ninyo, ang tao mula sa alabok. Hinihingahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Dito naman, sa Genesis chapter 2, gumamit ng materialis ang Panginoon para makagawa siya ng tao. At meron siyang sariling galaw mismo sa sarili niya na ibinigay doon sa tao upang ito'y mabuhay. Doon sa kabila, sa chapter 1, wala. Walang anuman ang galaw doon ang Diyos para makagawa siya ng tao. Ngayon, doon sa Genesis chapter 1, mapapansin doon sa tila buo na ang tao. Walang kinuha ang Diyos na materialis para makalikha siya ng tao. Lumalabas dito na ang binabanggit na Diyos ay mismo kasama niya ang tao. Malinaw ba? At iiwan ito dito sa kalupaan ng planetang Earth. Dahil mapapansin mo na nauna dito sa kalupaan ng Earth ang lahat ng pangangailangan ng tao para siya mabuhay. Pansinin ang paggawa ng babae. Sa Genesis chapter 1, ay sabay ang lalaki at ang babae nang ibaba at inilagay sa kalupaan ng planetang Earth. Ngunit dito sa Genesis chapter 2 ay maproseso ang pamamaraan ng Panginoon Yahweh, Jehovah, Allah, Yahawah o kung anuman ang tawag ninyo sa paggawa ng lalaki at babae. Kumbaga, gumagamit ito ng step by step para hindi maulit ang mga naunang kanilang experiment ng buhay sa kalupaan ng planetang Earth. Pansinin ang mandato. Pansinin ang mandato. Genesis chapter 1 verse 28. At sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig. At kayo ang mamamahala nito. Bibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon, sa impapoid, at sa mga lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa. Dito sa Genesis chapter 1, malaya sila na gawin ang lahat ng gusto nila. Ngayon, dito sa Genesis chapter 2, verse 15, inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangangalagaan. Dito sa Genesis chapter 2, malinaw na nakakulong sina Adan at Eva sa halamanan ng Eden upang magtanim at magbungkal ng lupa upang magkakaroon sila ng pagkain at mapapakain nila ang mga hayop, ibon na iniwan sa kanila ng Panginoon. Pansinin kung saan itinanim ang dalawang punong ito. Sa Genesis chapter 1 ay hindi pinatubo ng Diyos ang dalawang punong nabanggit. Ngunit sa Genesis chapter 2 ay pinatubo ang dalawang punong ito. Ang nagtanim sa dalawang punong ito ay ang Panginoong Yahweh, Jehovah, Yahawah o Allah o kung anuman ang tawag ninyo. Ngayon, malinaw pa sa sinag ng araw na mayroong 99% na magkaiba ang kwento ng Genesis chapter 1 at ang Genesis chapter 2. Hanggang dito na lang, chemistry. Sana ay may natutunan ka sa talakayan na ito. Paalam!